Hey, so what's up mga matutulis? What's up mga matutulis, nandito ulit ako, syempre nandito ulit eh. So kung bago ka dito sa, syempre sa channel natin mga matulis, welcome sa pamilya matulis, isang tusok naman dyan sa ibaba. So ayun nga guys, natapos ko na tong drawing na to, and ito yung magiging timelapse mamaya sa ano, sa video natin. So syempre magbibigay ako ng tips and advice na naman ngayon kasi need natin ng medyo mahaba na video. Hindi naman masyado mahaba, di ba? So ito, magbibigay muna ako ng tips. Ang tips na una kong bibigay is kung paano ba tayo maging masipag sa pagdodrawing. So sa pagdodrawing kasi need mo kasi ng sipag, need mo ng tiyaga, lalo sa mga details, di ba? So ito. Bakit ba gusto natin maging masipag sa pagdodrawing? Bakit ba need natin ng magiging masipag sa pagdodrawing? So alam mo kung bakit need natin maging masipag? Kasi kapag masipag ka, siyempre, nandiyan na yung improvement, lalabas na yung improvement. Kapag naging matiyaga ka naman, siyempre makukuha mo na mabuti yung drawing, di ba? Lalo na sa reference. So ito na nga ang sasabihin ko sa inyo para maging masipag tayo, maging matiyaga tayo. So kapag tinamad ka sa isang drawing, siyempre dapat sanayin mong sarili mo, wag mong ituloy na magiging matamad ka. Kasi ngayon, minsan, parang nakatutok tayo sa ano, sa gadget, lalo na sa social media, sa FB, sa Messenger, naranasan ko na yun. So dapat kapag ganun, i-remove muna ipag-chat, pag-scroll sa FB, i-remove muna yun para maka-focus ka sa isang drawing mo. Kasi minsan, nasa isip na lang natin palagi kasi nasanay tayo sa ano, social media. Kapag nasanay ka sa social media, masasanay ka dun at sa drawing, iiwan mo yung pag-drawing. So, ganun yun guys. Ang una natin tips is, huwag mo nang mag-cellphone. Yan ang una. Siyempre, sa pagdodrawing need din ng cellphone. Siyempre, common sense na yan. Dapat, ang ibig sabihin ko is, i-remove mo muna yung social media. Mag-focus ka muna sa pagdodrawing. Number one yan. Mag-focus sa drawing. Isang bagay lang ang pag-focusan. Huwag sa dalawa. Kasi mahirapan ka, masasaktan ka lang. Number two, huwag kang mag-isip ng mga bagay na alam mong ikakasayang lang ng time mo. Kasi sa pagdodrawing, alam mo namang need natin ng time dyan, di ba? Number one, yung time. Kasi nga sabi nila, time is gold. Need na rin talaga ng time. Don't waste your time. Yan ang sasabihin ko sa inyo guys. Kapag nagdodrawing ka, huwag mong sayangin yung oras mo sa ibang bagay. Dapat i-focus mo lang sa isang bagay. At hindi ka dapat na magtutok sa ibang bagay kasi sayang yung oras. Lalo na kapag artist ka. Lalo na kapag may talent ka. Lalo na kapag gusto mong tumaas at gusto mong pang umangat. Yun ang number one. Huwag mong sayangin ang iyong time or oras. Siyempre, pangatlo, ang practice lang ng practice. Practice makes perfect nga, sabi nila, diba? So, kasi nga sabi nila, kapag practice tayo ng practice, is mag-improve tayo. Ayan, lalabas na yung improve. Kasi dito sa practice ng practice, kapag nag-improve ka, ibig sabihin nun, masipag ka. So, ang ibig sabihin nun, nandiyan sa dalawa na yung ano yung hinahanap mo. Magiging masipag ka na, mag-improve ka pa. So, practice ka lang ng practice. Yan ang pangatlong tips natin, guys. Practice ka lang ng practice. Huwag mong sayangin yung ibang, yung time mo sa ibang bagay na alam mo namang ikakasayang naman time mo. So, ayun nga guys ang tips ko, and papanoorin nyo ang timelapse dito in 3, 2.